morning, guys! Tagal din namin iniintay ito, no? Almost 1 year din. Tapos lahat ng YouTube, lahat ng mga nagbablog sa flight day nila papuntang Canada, naubos ko nang kakanood. So dumating na yung oras namin na kami naman. Kakatapos na namin mag-BS, kung nakakita nyo, no? Na nakaready na kami. So maya-maya alis na kami. Pupunta na kami sa Airport Terminal 1. Ini muna ako ng tubig kasi naiyak ako, guys, siyempre eh. Kaya iwan na natin yung lupang sinilangan natin. So ganun talaga. Enjoy nyo, guys, yung ano, yung flight day namin. Papakita ko sa inyo, subukan ko ipakita sa inyo para masaya naman. Hindi ako maging malungkot, no. Okay? Tapos na kami, guys, sa ano, sa immigration. Dito na kami sa boarding gate namin. Papunta pa lang kami sa boarding gate. So, yun. May mga nangyari na hindi maganda, hindi ko na-expect. Yung bike ko na iwan. Dito kami kumain, guys, ano, sa Starbucks. Dito sa Terminal 1, medyo konti lang yung kainan talaga. Unlike dun sa Terminal 3, maraming choices na kainan. Dito, konti lang. May dalawang restaurant lang nakita ko, yung Starbucks, tsaka yung isa dun, parang, hindi ko alam, basta, mga sandwich lang. So, ayun nga, guys, maraming kaganapan nangyari. Hindi ko inasahan. Kaya hindi ako nakapag-vlog gaano kasi nga may hindi magandang nangyari tungkol dun sa bagahe. So nagkamali ako sa pag-impake ng bike ko. So ang bayad is sobrang laki, nasa 30,000. So hindi ko naman pwedeng gumastos ng ganun para sa bike kasi magsisimula pa lang tayo sa Canada. Sayang yung gagastusin ko. So iniwan ko muna yung bike ko, pag-ipunan ko na lang, tapos saka ipapadala na lang dun sa Canada. Yun, sobrang nakakalungkot lang, guys, kasi naiwan yung bike ko. Maganda sana pag may bike ako dun, tapos pagdating ko pwede ko nang malibot yung lugar na titira namin, kung saan ako bibili, kung saan akong grocery pupunta. Pero sayang, pero no choice, guys, iwan ko talaga muna. Yun, papasok na kami sa gate namin para sa boarding na. See you, guys. Ito, guys, yung unang pera ko, no? Yan. Unang Canadian money ko. Sa buong buhay ko, ipapalit ako ng pera ko ng peso. Yung 6,000 pesos ko, ano na lang. 150 ata ito. Hindi, 130 Canadian.
So ito yung first money ko guys na Canadian. Canada money. Dito na kami sa hallway guys. Papunta na kami sa gate namin. Nilalabanan ko yung lungkot guys dahil dun sa nangyari sa bike ko kasi malaking tulong dapat yung bike ko pero nilalabanan ko lang. So ayoko maging malungkot. So let's go! So guys, ito yung parang screen nila pag sakay mo ng plane sa Philippine Airlines. Earphone. Para dito yan, pag manonood ka. No? So, kakabit mo yan. Tapos, ito naman, blanket. Pag ano, pag nilalamig ka. So, di ko alam kung bigay ba to o ibabalik pa sa kanila eh. Tapos may pillow, maliit na pillow yan. So yun lang ang meron sa Philippine Airlines pag sumakay ka dito. Syempre iba sa ano, iba sa business class. Free food nila guys. Ang in-order namin, beef puchero ba ito? Maganda siya guys kasi mainit pa siya pag siniserve. Ito, may salad at saka may vanilla mocha cake and then may tasang walang laman, then they have a butter
Tsaka may dried mango sila, guys. Galing pang Rupa, galing pang Cebu. Actually, guys, sa Cebu kami papunta. So, let's eat, guys. Thank you, Lord. Dumating na kami dito sa Vancouver. Kakapagod din yung biyahe, pero mabilis lang. Para ka lang natulog, pero ako hindi ako nakatulog. Tapos, isang sakay pa papunta sa Edmonton. Sa mga nagtataka pala kung saan kami sa Canada, pa-Edmonton kami. So, galing ng Pilipinas, papuntang Vancouver, tapos Vancouver to Edmonton. So, may isang flight pa kami, no? Kaya pa. Ang ganda ng airport, guys, ng ano, ng Vancouver. Maganda din. What can you say? Kasama ko akong Koreana. So, pero wala pa rin tatalo sa airport ng Singapore, guys. The best talaga yung airport ng Singapore. Guys, may i-share lang ako sa inyo, no? Yung nagplano kaming mag-Canada, tapos araw-araw kong pinapanood yung mga nagbablog na mga Pilipino, Pilipina, papunta dito sa Canada. So, meron ako dito na paniginipan, guys. Ganun pala yun. Pag once na panaginipan mo, matutuloy ka pala. Kasi dati, ano namin, nag-ano kami na baka sakaling ma-deny, mga ganun ba. So, nakakatakot. So, dito, meron ako na paniginipan talaga na natatawa ako. Yun pala yung sign na matutuloy ka. So, papakita ko sa inyo. Kasi ito yung sinasabi kong napanaginipan ko. Yung dalawang kahoy na yan. Yan yung napanaginipan ko, guys. Guys, ang linaw sa panaginip ko, yung dalawang tower na yan. Yan yung napanaginipan ko, guys. Sobrang linaw ng panaginip ko na yun. Tapos doon kami nakapila. Sobra, guys. Once pala na panaginipan nyo yan, matutuloy kayo. So, yung nangangarap mag-Canada dyan, ituloy nyo na. Diba? Ito siya, guys. Sabi ko, pagdating ko dito, kakatukin ko to. Ito siya, guys. Twenty-three tayo. Baba mo ng plane, so kailangan mo mag-kiosk dito.
yung mga papunta ng Canada, mga student din, so kailangan nyo mag-kiosk. Then guys, nandito na kami sa Edmonton na ano, na mga flights. So pupunta na kami sa Edmonton, natapos na kami sa lahat-lahat sa immigration. Tumagal kami dun sa immigration sa ano, sa permit. Tagal, almost 2 hours ata kami. So yun, ito yung airport ng domestic nila. Ganda yung domestic airport nila, parang international din. I mean, international yung ano, carpeted, ayan. So, nagugutom na kami. So, isang ano na lang guys, isang eroplano na lang, nasa Edmonton na tayo, no? Pagod guys, sobrang pagod. Tapos pagdating na naman sa Edmonton, busy na naman sa mga bibilhin, sa mga para sa bahay, ewan ko. Time check 7:48 guys, pero liwanag pa. Para pang alas 5 pa lang. Yan yung airport ng papuntang Edmonton. Konti na lang guys. Yo guys, waiting na lang kami sa boarding namin dito going to Edmonton. Yan yung gate namin. So isang ano na lang, isang hura na lang guys, sa Edmonton na tayo, kung saan tayo titira. Tsaka doon tayo mag-start ng ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. So papasalamat din ako kay Mr. Heron, ang aking mabuting kaibigan. Susunduin kami mamaya, galing saktong-sakto galing siya sa work niya. So after ng work niya, tadaanan niya kami sa airport, antay na lang namin siya. So yun, balikan ko kayo pag nandun na kami. Finally guys, mag-boarding na kami, going to Edmonton. Yun lang, hindi pa ganun kalamig. Hindi pa siya ganun kalamig. Kasi may aircon eh. So, isang oras at 1 hour and 45 minutes nandun na kami. Tapos, tutulog lang, kinabukasan, maraming gagawin. Nagawin namin yung napaka-importante, yung SIN, S-I-N. Tapos, SIM card, bangko, saka health card. Yun ang kailangan namin gawin. However, in the event of an actual emergency, remove your personal face covering prior to donning the oxygen mask. In preparation for takeoff, please place your seat back and chair table to the upright and locked position. Also, all carry-on baggage must be placed under the seat in front of you or in the overhead bins above. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. So guys, dito na nagsisimula ang lahat. Dito na kami sa Edmonton. Lahat pagod na. Pero labarn. Labarn lang guys. Pasalamat kami ngayon kay mabutihing kaibigan kong si Heron. Susunduin kami. So see you sa ano, hotel na nakuha namin. Guys, ang ganda rin ng airport ng ano, Edmonton. Domestic na to, kumbaga local na to, pero ang ganda. Daming restaurant, maraming ano, maraming mga tawag dito, boutique na pwede mong bilhan, pero syempre mahal dito. Tsaka gusto ko carpeted eh. Sarado lang kasi ngayon guys, kasi ang dating namin is almost 1 a.m. na ng madaling araw. So, lahat sarado na. Kaya parang hindi mo ma-appreciate talaga yung ganda ng Edmonton
Airport. Napaka-bless ko, no? Napaka-bless namin. Napaka-bless namin, guys. Ito yung sumundo sa amin. Tingnan nyo, guys. Sana makikita nyo, no? Gabi na kasi, mag-alauna na, guys. Oh, grabe. Grabe to. So, guys, ito yung nakuha namin lodge. Kumbaga, dito muna kami papahinga. Yung nirerent naming bahay, hindi pa namin mapunta kasi ang madaling araw na kami dumating. So dito muna kami 2 nights. So si Heron nakauwi na. Daking salamat ko tag dyan si Heron talaga. Kasi dami namin bagahe, hindi ko alam kung paano namin ma-survive to. Kaya naman, pero syempre mas pinadali lang ni Heron. Papahiya kasi galing pa siya sa work. So ito yung pakita ko lang sa inyo yung room namin. Pagpasok mo ito. Pero hindi naman siya, guys, hotel na hotel talaga. VCR. Pwede na. Yung kakalat pa mga gamit na. So yun, guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Papahinga na muna kami, bawi kami sa pahinga. So see you na lang sa next vlog ko. Ingat kayo dyan. Peace!